Magandang umaga. Narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Pinatutupad pa rin ang price freeze sa LPG at kerosene sa ilang lugar sa Davao Region na binaha dahil sa shear line. Hanggang February 5, epektibo ang price freeze sa buong probinsya ng Davao del Norte ayon sa Department of Energy. Bago yan, naunay pinatupad ang price freeze sa ilang bayan doon. Sa Davao Oriental naman, hanggang February 6, ipatutupad ang price freeze sa mga bayan ng Katiel at Lupon. Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-test para mapatunayan kung talagang hindi siya gumagamit ng illegal na droga. Sit in the Luneta Park. Pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako. Sige, pati ako. Pakuha siya ng blood test. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Sabi pa ni Duterte, mayroong miyembro ng gabinete na kasama rin umano ng Pangulo na gumagamit ng cocaine. Iginit din niya na nasa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency ang Pangulo. Hanapin daw niya ang dokumento at isa sa publiko. Sinabi yan ni Duterte matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na maglabas siya ng ebidensya. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa bagong pahayag na yan ni Duterte. Namataan ang mahigit 200 barko ng China na padaan-daan sa Mischief Reef na malapit po sa Ayungin Shoal na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, sa bilang na yan, nasa 25 Chinese warship ang nagbabantay sa buong West Philippine Sea. Meron din 15 barko ng Chinese Coast Guard at ayon sa bagong tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad, senyalis ito na nagpapatuloy pa ang pangaras ng China sa mga barko ng Pilipinas. Gayunman, hindi raw nito mapipigilan ang resupply at patrol missions ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Present ang ilang Kapuso stars sa day one ng Manila International Film Festival sa Los Angeles, California. Excited at honored na rumampa si Sparkle star Isabel Ortega sa red carpet ng first ever MIFF sa Hollywood. Kabilang kasi sa entry sa MIFF ang 49th Metro Manila Film Festival Best Picture na Firefly. I'm so excited to be a part of this festival, of course representing Firefly by GMA Films. It's really an honor. I'm just full of pride and I'm just so happy to be a part of this monumental event for Philippine cinema. Naroon din si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes to represent Firefly at ang record-breaking movie nila ni Primetime Queen Marian Rivera na Rewind. Present din sa MIFF ang bida ng kampon na si Stolen Life star Beauty Gonzalez at si Eugene Domingo para naman sa pelikula nila ni Pok Wong na Becky and Badette. Sa mga kapuso natin, eto na, nasa MIFF na tayo at grabe, bukas mapapanood ko yung Firefly. We can't wait to share this beautiful film with our kababayans, especially here in North America. Kung balak nyo pong mag-ulam ng isda ngayong araw, nako, dagdagan ang budget dahil tumaas po ang presyo ng ilang klase ng isda sa Bloom and Treat Market. At live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James, ano-anong isda ba yung mga nagtaasan? Van, good morning. Isa na dun sa mga isda na tumaas ang presyo ngayong linggo na ito ay yung tilapia. 10 piso po itinaas niyan sa kada kilo. Abang ang good news naman ay bahagyang bumaba yung presyo ng kada kilo ng bangus. ₱80 kada kilo ang bentahan ng tilapia sa Bloom and Treat Market sa Maynila. Mas mataas ang 10 piso kumpara sa ₱70 noong nakaraang linggo. Malamig daw. Malakas daw yung alon doon sa binangon ng Rizal. Kaya tumaas yung tilapia. Yung bentahan ngayon, mahina lang kasi dati kuha lang namin 55. Ngayon, 65 na yung kuha namin. Ang buhay na tilapia na galing sa Pampanga, ₱130 per kilo. 10 piso rin ang itinaas niya. Dahil po sa taas po ng presyo ng gas,
Umagas po. Gastos po. Bisang pahirapan po ng pagpahirapan po ng kuha ng isda sa fish pond. Dahil mataas ang presyo, nagbawas muna ng kanyang pinamiling tilapia si Nori na may karinderya sa Sampalo. Mababawasan yung kita namin. Mababawasan yung ano yung benta mo. Kung tumaas ng 10 piso, eh mababawasan talaga. Ganun talaga. Minsan hindi naman pare-pareho presyo eh. May araw na mababa, may araw na mataas. Bahagyang bumaba naman ang presyo ng bangus. 150 pesos ang kada kilo ng bangus na galing Bulacan. Mas mababa yan kumpara sa 180 pesos sa nakaraang linggo. Ang bangus naman na galing Dagupan ay 160 pesos per kilo. Mas mababa kumpara sa 200 pesos sa nakaraang linggo. 3 days, hindi ako nakapagtinda ng bangus. Kasi ang puna 150. Ibenta ko lang 150. Apektado ang presyo ng mga boneless sa daing na bangus. Ang apat na maliliit na piraso ay 100 pesos. Mas mataas kumpara sa 80 pesos noong nakaraang linggo. Mahirap pong kumita ngayon, konti-konti lang po. Kasi sobrang mahal. Mang malilip namin, 125 na pupunan. Hindi kagaya dati, magkano lang kuha namin. Samantala, Ivan, hindi naman gumalaw yung presyo ng iba pang isda dito sa Blumentritt Market. Tulad halimbawa, noong galunggong at yung salmon. Yung manilitas mula rito sa Maynila, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Balikman sana si Pangulong Bongbong Marcos matapos sa kanyang two-day state visit sa Vietnam. Ilang kasunduan ang napirmahan doon, kabilang ang rice trade at maritime cooperation. Iginit naman ng Pangulo na sa gitna ng mga alingasga sa politika ay nananatiling matatag daw ang unity team. Narito ang aking unang balita. Sa kabila ng mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, gate ng Pangulo, wala nagbabago sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Exactly the same because she hasn't said anything in that of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So hindi naman nagbabago. Wala rin daw siyang planong palitan si VP Sara bilang Education Secretary. At ang tambalan nilang unit team na nagpanalo sa kanila sa pinakamatataas na pwesto sa bansa, nananatili rin daw buhay. Unit team is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all political, hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. And we will continue on that basis. Binigyan din ang mga yan ng Pangulo habang nasa Vietnam para sa isang state visit. Nakapulong niya roon si Vietnamese President Vo Van Thuo. Kasunod niyan, ilang kasunduan ang naisa pinal sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang ang Incident Prevention and Management sa South China Sea, kung saan isa ring claimant ang Vietnam. Isinusulong dito ang mas maigting na kooperasyon at dialogo para maiwasan ang pagigting ng tensyon sa South China Sea. Nagkaroon din ng kasunduan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard para sa maritime cooperation. Magtutulungan ang dalawang bansa para sa pagbuo ng joint committee para sa pagsasanay at kooperasyon para iangat ang kakayahan ng Coast Guard ng dalawang bansa. Magkakaroon din ng hotline mechanism ang PCG at VCG. Bilhakbang naman sa food security, nabuo rin ang kasunduan para sa rice trade cooperation na magbibigay daan sa patuloy at stable na supply ng bigas para sa Pilipinas. Sa ilalim nito, nangako ang Vietnam na magsusupply ng 1.5 hanggang 2 million metric tons ng bigas kada taon sa abot-kayang presyo. Dumalo naman ang Pangulo sa state banquet bago tumulak pa uwi sa Pilipinas. Let's get in the zone, 18! Tuloy na ang pagtatag world tour ng SB19 sa Japan. Sa social media, in-announce ng 1Z Entertainment na rescheduled na sa April 29 ang much-awaited concert ng P-Pop Kings. Humingi ang 1Z ng paumanhin sa fans sa matagal na paghintay. Hindi na raw makapaghintay ang SB19 na makapaghatid ng unforgettable experience. Valid at pwede pa raw gamitin ang mga ticket na may original date na December 9. Maaga pa lang, marami na ang dumarayo sa bagong Pasig River Esplanade para mag-ehersisyo at mag-sightseeing. At live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Maris, good morning! Samantalahin yung malamig na panahon at magmaagang papawis dito sa Pasig River Esplanade sa Maynila.
Bagong ruta ni Jeric Abaldon ng Pasig River Esplanade tuwing umaga. Kapag i-combo pa sa kalapit na Jones Bridge, nakakapagpapawis na. May sightseeing pang kasama. Maganda nga yun to, parang ano, Little Venice. Aabuti niya ito ng 25 km to pag natapos. Magandang takbuhan to, balikan 50 kilometro. Bahagi ang Pasig River Esplanade ng Pasig River Urban Development Project para pakinangin ang angking ganda ng Ilog Pasig. Paniwala pa lang ito dahil siyam na segment sa kahabaan ng ilog ang pinaplanong gawin ng pamahalaan para bigyan ng sapat at magandang open space ang publiko. Maningning ng mga ilaw sa tabing ilog, may pambato na tayo sa mga urban cityscape ng ibang bansa. Tanawing sariling atin, kaya lalong ginaganahan mag-jogging dito tuwing umaga si John Mark Castillo. Baka mag-exercise po. Sobrang ganda kasing ganda ng tanawing tsaka ang ganda ng paligid. Maris, ito ay matatagpuan dito sa nasunog na Central Post Office at ayon sa Department of Tourism ay meron na rin silang nakalaang pondo para sa restoration nito. Ito ang unang balita mula rito sa Pasig River Esplanade. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Igiriit ni House Speaker Martin Romualdez na tagapayo lang siya ng mga nagsusulong ng People's Initiative. Sinabi niya yan matapos ilabas ni Senadora Aimee Marcos sa Senado ang litrato ng mga nangunguna sa People's Initiative kasama si Romualdez. May unang balita si Mav Gonzalez. Sa mismong bahay umano ni House Speaker Martin Romualdez kuha ang litratong ito. Sa pulong daw ni Romualdez, House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldico at Noel Oñate, ang lead convener ng grupong nangunguna sa People's Initiative. Ipinakita ni Senadora Aimee Marcos ang litrato sa pagdinig ng Senado tungkol sa People's Initiative. You said you never met the speaker, nor Mr. Zaldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with so the sabi speaker. Sabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Eh, sabi niyo sina Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Martin Romualdez supporting your group to help us in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Congressman much, in getting the 3% per congressional district. That's correct. Paliwanag ni Oñate, administrative at advisory ang tulong na ibinigay ni Romualdez. Pero aminado silang mas bumilis ang pagkalap ng pirma dahil sa tulong ng mga kongresista. Ipinakita rin ni Senadora Marcos ang Project People's Initiative na tinetexto mano sa mga kongresista. Nakasulat sa group chat ang instructions kung saan ipapasa ang mga pirma at ang mga makikilahok daw sa Project PI makakapag-request ng 20 milyong pisong halaga ng ayuda. Kinukumpirma mo, parang nagugulan ako. Kinukumpirma na politicians initiative. Hindi naman po, tumutulong lang sila pero kami ang nasa forefront ng pagpapapirma. Wala namang masama na tumanggap ng tulong sa mga congressmen. Kami po sa pirma, for the record, we are against any form of vote buying, bribery, or aid in exchange for signatures. Si Attorney Anthony Abad ang nakasulat na pangalan na petitioner sa People's Initiative form. Ipinasabina na siya ng komite dahil hindi dumalok. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Sa pahayag na inilabas ni Romualdez, kinumpirma niyang lumapit sa kanya ang mga kinatawan ng PI kabilang si Oñate para sa isang pulong na isinagawa sa townhouse ng speaker. Pero tagapayo lang daw ang ginampanan ni Romualdez sa PI at hindi siya ang nangunguna sa pangangalap ng pirma. Wala rin daw siyang kinalaman sa anumang illegal na aktibidad gaya ng pagbili ng pirma. Ilang kongresista ang ipinagtanggol ang House Speaker. Like any Filipino meeting, it always ends with a picture. So sa akin, it shouldn't be taken with malice and the photo was just used for propaganda and for political gain. Ako sa distrito ko, Nisinko and other districts, wala pong humingi ng pera, hindi kami nagbigay ng pera. Lalong-lalo na yung pera ng kabayan. There is only one sure way to stop that People's Initiative. And this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH6 and the House of Representatives will welcome it.
Nang tanungin si Pangulong Marcos tungkol sa Chacha sa gitna ng state visit niya sa Vietnam, sinabi ng Pangulo na nakikipag-ugnayan siya sa liderato ng Senado at Kamara para maresolba ang banggaan nila. Now the best advice that we are getting, the best analysis and interpretation that we have is that the legislature is of a bicameral nature. And therefore, that implies that they will vote separately. So how that will be done now is what we are trying to figure out. Nang tanungin kung ano nang mangyayari sa PI, we don't know yet. We haven't made those decisions yet. I think as of now, the People's Initiative they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Sabi rin ni Pangulong Marcos, buhay ang unity nila ni Vice President Sara Duterte taliwas sa sinasabi ng ilan sa gitna ng naisa publikong bangayan ng mga Duterte at Marcos. Hindi na talaga maitatago na gumuho na ang unity team ng mga Marcos at Duterte. Well, it appears that that political marriage built on convenience and common interests has imploded before the public a little more than a year and a half since the last election. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni VP Sara Duterte pero hindi siya tumugon sa aming mga mensahe. Nang paulanan ng batikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos, naroon ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Anong feeling niyo noon nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Naikwento ni Senator Amy, lumapit sa kanya ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte na nanawagan noong araw na yon na magbitiw si Pangulong Marcos. Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga eh, pero naintindihan ko kasi syempre yung nababagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Muling binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Kaunay sa paggamit umano ng illegal na droga. Sa gitna naman nila ng sagutan, panawagan ni Duterte sa kanilang mga taga-suporta huwag mag-away-away. May unang balita si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Bakit ko iproba? Pakuha siya ng dugo independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Ito ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na maglabas ng pruweba ang Pangulo sa akusasyong gumagamit umano ng illegal na droga si Pangulong Marcos. Since at the beginning of his term, it is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Tanong ng dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Sinisika pa naming kunan ng pahayag tungkol dito ang Malacanang. Sinagot din ni Duterte ang banat ni Pangulong Marcos tungkol sa paggamit umano ng dating Pangulo ng fentanyl. Dahil daw sa kanyang disgrasya sa motor, ilang buwan bago magsimula ang kampanya pagka-presidente noong 2016, nagtamo siya ng injury sa kanyang spine. Pinayuhan niya si Pangulong Marcos na magbasa ukol sa fentanyl. Buwelta pa ni Duterte, may kasamahan daw ang Pangulo sa kanyang gabinete na kasama rin itong gumagamit ng illegal na droga noon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao na dumadala sa dyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. Binanatan din ng dating Pangulo ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA matapos sabihin ng ahensya na wala sa kanilang drug watch list si Pangulong Marcos. Itong mga PDEA na itong mga ugok na to, sino ba nung PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay ko, sir, ito yung record mo doon sa narko.
It is natural that they will refuse to give it to you. Hindi umano niya tinanggap ang listahang ipneresenta sa kanya ng pideya noon. Ngunit hahanapin umano niya at nangangakong i-release sa panahong napasakamay na niya ito. Tungkol naman sa charter change, ayon sa dating Pangulo, sa Republican presidential type ng gobyerno, magiging Prime Minister si Speaker Romualdez at magiging ceremonial president si Pangulong Marcos. Ipapasok rin daw ang anak ng Pangulo kapag hinog na ito. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. You are not doing anything to redeem your name. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan. Inuubos kung anong pinaggagawa. Ang magtaong bayan, pobre pa rin. May panawagan din ang dating Pangulo tungkol sa issue sa International Criminal Court. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Nanawagan naman ang dating Pangulo sa mga taga-suporta ng Marcos Duterte na huwag mag-away. Huwag kayong mag-away kasi hindi mo kami nag-away ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Yan, para kasi pangpahaba nila. So this is like an advice? Oo, sabihin mo na makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Ito ang unang balita. Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.